tayong lahat. Si Jesucristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Panginoon nang naghirang sa tinubos niyang bayan, nagpupuri mga hinirang, masayang nagdiriwang. Magalak tayong lahat, si Jesucristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa mga pangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, naluba ako ng kasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa Mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel, mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng mga pangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ang maraming makapangyarihan, lagi nawang magalak ang iyong sambayanan sa pagkakaroon ng bagong kalooban upang sa kadakilaang dulot ng pag-anib sa iyong angkan, ang araw ng pagkabuhay ay maging pag-asa sa pagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po muna ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, dinaluhong sina Pablo at Silas ng mga tao at matapos pahubaran ng mga pinuno, sila'y paulit-ulit na ipinahagupit saka ipinabalanggo at pinabantayang mabuti. Ipinasok sila ng bantay sa kaloob-looban ng bilangguan at ipinangaw ang mga paa. Nang maghahating gabi na, sina Pablo at Silas ay nananalangin at umaawit ng mga imno at nakikinig naman ang ibang mga bilanggo. Di kaginsa-ginsay, lumindol ng malakas. Anupat nayanig pati ang mga pundasyon ng bilangguan. Pagdakay, nabuksan ng mga pinto at nakalag ang mga tanikala ng mga bilanggo. Napabalikwas ang bantay bilangguan at nang makitang bukas ang mga pinto, hinugot niya ang kanyang tabak, tangkang magpapakamatay sa akalang nakatakas ang mga bilanggo. Ngunit sumigaw si Pablo, "Huwag mong sakta ng iyong sarili, narito kaming lahat." Humingi ng ilaw ang bantay, patakbong pumasok at nanginginig na nagpatira pa sa harapan ni na Pablo at Silas. Inilabas niya ang mga ito at sinabi, "Mga Ginoo, ano po ang dapat kong gawin upang ako'y maligtas?" Sumagot sila, "Sumampalataya ka sa Panginoong Jesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayanan." At ang salita ng Panginoon ay ipahayag nila sa kanyang
sa kanilang lahat na nasa kanyang bahay. Nang gabing iyon, hinugasan ng bantay ang kanilang mga sugat at nagpabinyag siya pati na ang buo niyang sambahayanan. Pagkatapos, sila'y isinama niya sa kanyang tahanan at hinainan ng pagkain. Galak na galak siya at ang kanyang buong sambahayanan, sapagkat sila'y natutong sumampalataya sa Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ligtas ako sa iyong piling, lakas ko'y sa iyo nang galing. Ligtas ako sa iyong piling, lakas ko'y sa iyo nang galing. Ako poon, buong pusong aawit ng pasalamat. Sa harap ng mga anghel, pupurihin kitang ganap. Sa harap ng iyong templo, ay yuyuko at gagalang. Pupurihin kita roon, pupurihin ang iyong ngalan. Ligtas ako sa iyong piling, lakas ko'y sa iyo nang galing. Dahilan sa pag-ibig mo at sa iyong katapatan, ika'y tunay na dakila, pati iyong kautusan. Noong ako ay tumawag, tinanggap ko ang tugon mo. Sa lakas mong itinulong, ay lumakas agad ako. Ligtas ako sa iyong piling, lakas ko'y sa iyo nang galing. Nahahandang harapin mo, mapupusok kong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. Yaong mga pangako mo, ay handa mong tupding lahat. Ang dahilan nito, poon, pag-ibig mo'y di kukupas. At ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap. Ligtas ako sa iyong piling, lakas ko'y sa iyo nang galing. Magsitayo na po ang lahat. Hallelujah, 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 hallelujah. Espiritong isusugo, totoo ang ituturo, pangako ni Kristong Guro. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Ngayon, paroon na ako sa nagsugo sa akin. Wala isa man sa inyong nagtanong sa akin kung saan ako pupunta. At ngayon, sasabihin ko na sa inyo, natigib kayo sa kalungkut ng kalungkutan. Ngunit, dapat ninyong malaman ang katotohanan. Ang pag-alis ko'y sa ikabubuti ninyo, sapagkat hindi paparito ang patnubay kung hindi ako aalis. Ngunit kung aalis ako, susuguin ko siya sa inyo. Pagdating niya ay kanyang patutunayan sa mga tao sa sanlibutan na mali ang pagkakakilala nila sa kasalanan at pagkakilala nila niya kung ano ang matuwid at kung ano ang kahatulan. Mali sila tungkol sa kasalanan sapagkat hindi sila nanalig sa akin. Tungkol sa matuwid sapagkat kayo'y paroroon sa Ama at hindi na ninyo makikita
tungkol sa kahatulan sapagkat hinatulan na ang pinuno ng sanlibutang ito. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo muna lahat. Sa ating unang pagbasa ng si Pablo at si Silas ay pinahagupit at sila'y nakulong dahil sa kanilang pagpapahayag sa mabuting balita. Kahit paulit-ulit na ho silang sinasabihan na tumigil sila sa pagpapahayag ng mabuting balita tungkol kay Jesus, wag na sila magpahayag nito, pero hindi sila tumigil. Kaya ho sila pinabilanggo at pinahagupit ng mga pinuno ng bayan. At sa ating ebanghelyo ho ay nung sila ho ay nakulong at sila ay nagdadasal, lumindol ho ng malakas. Bumukas ho ang mga kulungan. Meron silang pagkakataon na sana ay tumakas. Nakakulong, bumukas ang kulungan, pagkakataon na yon. Pero si Pablo at si Silas, hindi tumakas. Nanatili sila sa loob. Kaya yung bantay ng kulungan, nung akala niyang tumakas sila, balak na sana niyang pagtangkaan ang sarili niyang buhay para hindi siya mapahiya. Pero ang sabi nila, wag mong gagawin yan, nandito pa kami. At yun ang naging panahon nila para itong nagbabantay sa kulungan ay marinig din ang mabuting balita. Kasi po, si Pablo at si Silas, hindi lang po sa salita nila ginawa ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Hindi lang po sa kanilang walang sawa at walang patid na pagpupunta sa iba't ibang bayan, pagsasalita at pakipag-usap sa tao para ibahag at ibahagi sino si Jesus. Pero kasama din nung kanilang pagpapahayag, nakita din po ang kanilang kabutihan. Kaya ho, magandang hamon din po sa atin bilang mga Kristiyano na iniimbitahan ng Panginoon ngayon na ipahayag din ng mabuting balita niya sa iba. Hindi lang tayo tagapakinig, kundi tayo ngayon ay iniimbitahan at hinahamon ng ating mabuting balita na tayo din bilang mga Kristiyano, ipahayag din natin ang mabuting balita. Pero sana, no, tulad doon ng halimbawa ni San Pablo at ni Silas, ang pagpapahayag natin ng mabuting balita ay hindi lang po sana sa pagsasalita lamang. Pero nakikita din po sa ating pamumuhay ang pagsisikap natin na magbagong buhay din. Kaya ho, ang una-una hong beneficiary ng salita ng Diyos ay sino? Tayo. Sa ating pagnanais makinig din sa salita ng Diyos, ang buhay ho natin ang unang nagbabago. Kaya ho, bilang mga Kristiyano at tungkulin po natin bilang mga Kristiyano na ipahayag ang mabuting balita at maging saksi ni Jesus sa lahat, iniimbitahan din tayo na hindi lang tayo magbahagi nito, pero tayo din ang unang-unang sumasampalataya dito. Tayo din ang unang hinuhubog ng mabuting balita na ibabahagi at ibinabahagi natin. Kaya po, no, sana, no, at yakapin po natin bilang isang paanyaya at hamon ng mahal na pong Jesus Nazareno sa atin, na ang mabuting balita ang ating niyayakap at ating ibabahagi, ay hayaan din natin itong humubog at hubugin ang ating buhay tungo sa buhay ng kabutihan. Hindi lang natin pinapahayag si Jesus, sinusundan natin si Jesus. At ang taong sumusunod kay Jesus, sinasabuhay ang aral at turo ni Jesus. Amen.
Magsitay na po lahat. Minamahal ko mga kapatid, bago makiyat sa langit, ipinangako sa atin ni Jesus ang isa pang katulong na makakapiling natin tulad niya. Ang ating itugon, Panginoon, ipadala mo sa amin ang iyong Espiritu. Panginoon, ipadala mo sa amin ang iyong Espiritu. Ang ating mga kaparian naway magtalaga ng lubusan ng kanilang buhay sa pangangaral ng Ebanghelyo sa pamamagitan ng kanilang pamumuhay. Manalangin tayo. Panginoon, ipadala mo sa amin ang iyong Espiritu. Ang mga magulang at guro naway maging mga buhay na halimbawa ng pananampalataya para sa mga taong nasa kanilang pangangalaga. Manalangin tayo. Panginoon, ipadala mo sa amin ang iyong Espiritu. Atinawang pagsikapang mabuti na gawin ng anumang nararapat upang ang salita ng Diyos ay maging isang buhay na kapangyarihang magiging kaakibat ng lahat ng ating ikikilos. Manalangin tayo. Panginoon, ipadala mo sa amin ang iyong Espiritu. Sa mga matatanda, mga nangungulila at mga may karamdaman, naway ating ipadama ang ating habag. Manalangin tayo. Panginoon, ipadala mo sa amin ang iyong Espiritu. Ang mga yumao naway makatagpo ng kapahingahan at bagong buhay sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, ipadala mo sa amin ang iyong Espiritu. Ama, tagapagbigay ng lahat ng biyaya, masagana mong ipagkaloob sa amin ang iyong Espiritu upang makapamuhay kami ng may kabanalan at magsikap para sa pagdating ng iyong kaharian. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Alay na ito ang tinapay na nagmula sa pagpapala mo at tanggapin ang alak na ito, inuming inihain sa iyo. Mahal naming Diyos, inyong tanggapin ang munting alay mula sa amin. Buong puso namin hintayin, pagpapala na amin. Magsitay na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong kami ay laging magalak sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay ng iyong anak, upang ang ginagawang patuloy na pagsagip sa amin ay maging sanhi ng aming ligayang walang maliw sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin.
Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang katawan ng anak mong sa krus na bayubay ay handog ng pag-ibig na walang kapantay. Ito ang paghahain ganap mong kinalugdan, ito ang nilungati ng dating pag-aalay. Ang buong sarili ng anak mong si Jesus ay inihain sa iyo upang kami matubos. Siya ang dambana at paring naghahandog. Siya pa rin ang tupang handog na ibinukod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Mago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo. Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis sa nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay gayon din ng lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo
sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami pahintulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan, tangkapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Pardon ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Pardon ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkalabos sa amin ang kapayapaan. Magsilid po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito na nagalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen, pagkasabi ng pare o lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Kailan pa man di mawawalay pag-ibig ko sa inyong tapat at tunay. Kailan pa man wag mabahala pagkat kapiling ako tuwi na. Di na mag-isa mga ngamba, mangungudila kayo'y aking inango, muling sinuyo
sa aking puso. Kailan pa man di mawawalan pag-ibig ko sa inyong tapat at tunay. Kailan pa man huwag mabahala pagkat kapiling ako tuwi na. Kahit anong dilim, anong lagim ang tatahakin, kayo'y aalagaan, gagabayan kailan pa man. Kailan pa man di mawawalay pag-ibig ko sa inyong tapat at tunay. Kailan pa man huwag mabahala pagkat kapiling ako tuwi na. Mga paalala sa mga nagsisimba, pinapaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkus dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming mga pagluhog sa iyo ay iyong pakinggan para sa pagkakamit ng iyong tulong sa amin araw-araw at para sa pagkakaloob ng ligayang walang katapusan na pawang idinudulot ng banal na pakikinabang sa pagdiriwang ng pagpapalitan ng iyong bigay at aming alay sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na po ang Hesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Baspasan din po ninyo ang mga may daladala nilang imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama, at ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo, taglayang kapayapaan ng poong Hesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinturo ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno,
Iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayangan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.